Patnay pa rin ang special audit report ng COA sa pork barrel funds noong 2007 hanggang 2009. Kasama po natin ngayon live sa ating studio ang mismong chairperson ng COA, si Chairperson Grace Pulido Tan. Magandang gabi po, Chairman. Magandang gabi, Jessica. Magandang gabi, bayan. Alam niyo po ba na maraming nag-iinit ang ulo at high blood pihado ngayon dahil po sa inilabas niyong COA audit report on the pork barrel funds? Kulang. Cool lang tayo. Diretsuhin ko na po. Ang sabi po ni Congressman Andaya, who was budget secretary during that time, no, 2007 hanggang 2009, wala naman daw po kasing limits noon sa pork barrel fund. So, I suppose he's saying, hindi dapat issue kung may mga sumobra ang natanggap na allocation na pork barrel funds. Saan po kaya nanggaling yung notion na yon? Kasi ho, kami naman, ang tinitingnan lang naman ho namin yung General Appropriations Act or yung GAA, at malinaw po na nakasaad doon kung magkano ang congressional legislative allocations, at alam ho natin yon noon pa, 200 sa mga senators, 70 million para sa mga congressmen, ano? Kung wala pong, kung sa pagsasabi nila, wala naman daw limit, then I'm sure that, you know, all of this will be properly addressed in due time. Lalo na po at nag-iimbestiga ang ombudsman at saka ang DOJ. Baka ho doon nila ipaliwanag. Kasi as far as we're concerned, our understanding of the applicable law, which is the GAA, hanggang 200 million at 70 million lang dapat dyan. Okay. Natanong na ho ito sa inyo kanina dun sa inyong news conference. No, bakit 2007 lang hanggang 2009? And this was under the previous administration. Samantalang pumutok daw po itong pork barrel scam under this administration. So, how about 2010 hanggang sa kasalukuyan daw po? Nung naging chairman po ako ng commissioner ng commission on audit nung 2011, underway na po itong audit na ito. I think it was authorized by my predecessor in 2010, in June of 2010, no? So como 2010 yon, syempre ang titingnan nila the year before that, which is 2009, and they went back as far as 2007, mm-hmm. But you know, I don't think that they could have gone any earlier years, kasi mm-hmm. as it is, yung tatlong taon na yan, napakalaki na ng sakop, ano. So that was ongoing. Now, while that audit was unfolding, term ko na po, nakikita na ho namin may pattern na ganun. So meron po akong hiniling sa amin pong mga auditors na bigyan ng focus din dun sa kanilang mga ahensya na ino-audit yung PDAF. Mm-hmm. Kasi nakita ko na may pattern na ganun. So sabi ko, oh, looking forward, tingnan nyo na yung mga ahensya nyo. Parang, let's not wait na maipon na naman yan, like what happened with this, bago tayo mag-audit. So, since 2011, actually, we've already been looking. And as a matter of fact, marami na rin po kaming mga nailabas na audit reports on a per agency basis na sinisita ho namin, pinapansin na ho namin yung mga ano, no? For example, classic dyan yung NABCOR. If you look at our audit reports on NABCOR, no, from 2010, 2011, 2012, no, makikita nyo po, taon-taon meron po yan. Mm-hmm. Okay? Yung Zirec, I think we just came up with the, ito po yung Zamboanga Rubber Estate Corporation, mm-hmm. no? I think, was it early this year or late last year, mm-hmm. na lumabas po yung audit report namin, PDAF na naman po ang namamayagpag doon. Okay. So, it's not, tinitingnan na talaga namin, no? So, we don't have to audit again all the PDAF in the present administration. Mm-hmm. Now, ngayon lang ba pumutok yan? Siguro ho, dahil naging very high profile. But I would like to say and make it of record that as early as 2008, yun po yung nakita ko, no? Yung sa NABCOR, meron na rin po kaming findings. So, mm-hmm. hindi nga lang po pinapansin. Okay. But now, this time, siguro with all the hype, with all the media attention, with all the drama, and you know, ayun. And for me, it's good because parang sabi ko nga, providential yata ito. Mm-hmm.
na parang ngayon lahat naglalabasan. Tamang-tama, pati yung aming report, ilalabas na rin namin. Diba? I suppose, kaya ho relevant yung question na yan in the minds of a lot of people. Do, ano, kasi, ano ang assurance if it takes that long, correct, you know, to audit, correct, itong pagkalaki-laki na staggering amount, no? Hindi lang ho million, kundi billion. Eh, 2013 na po ngayon, eh baka mas marami pa hong nalustay pala na sana if the audit report came earlier and na-prevent na. I suppose that's the concern of a lot of people. I wish we could have, but mm-hmm. If you are going to see a report, napaka-detalyado po nito, opo, no? Mm-hmm. And yeah, it took us about almost 2 years just to do the audit. No, and then ibang panahon pa yung pagkukumpuni ng aming report, yung aming pagbibigay sa mga kinauukulan na, na kasi ang pag-audit po hindi yung magre-report kami tapos mamaya bang eto na, hindi po ganun yon. At every step, no, we take it up with the persons concerned. Kaya yung mga sinasabi nila na hindi namin alam, ngayon lang namin alam, hindi po. Yung mga legislators, for example, dito 2011 pa lang kinakausap na namin sila, sinusulatan na namin sila, pinapakita na namin ng mga dokumento na nakuha namin. Mm-hmm. Pwede ho bang sabihin niyo sa amin kung ito ba ay totoong pirma niyo? Sinulat niyo nga ho ba itong endorsement letter na ito? And we did that, you know? So, it really takes a lot of time. Opo. Dun sa inyo pong audit report, na-discovery, no, na maraming over-allocations. 74 legislators, yes, all in all. Hindi lang ho yan na congressmen, kundi pati mga senador, yes, na sumobra dun sa yung original na allocations nila dapat. And yung pinakamalaki, remarkable, 3 billion pesos. Ito hong si Y. Corat, dating party list representative, now vice governor of Compostela Valley. Kanina ho na-interview siya sa 24 Horas. Eh sabi niya, hindi daw ganun po kalaki yung kanyang nakuhang pork barrel, 70 million as is stipulated in the budgetary allocations po. Ano hong masasabi niyo doon? Well, I welcome Congressman Zamora to turn over to us whatever documents he may have, mm-hmm, on the matter, and we will compare it with ours. Kasi kami naman, hindi naman namin imbentuhin yun, ano? Opo. We definitely have documents also in our possession showing that he, a total of 3.2 billion was released to him over those years. Nasa atin pong linya si Vice Governor Y. Corat o Zamora Vice Governor, napakinggan niyo po ba kung may dokumento daw po kayo? Yes, ayan pala, nasa remote point po natin si Congressman o si Vice Governor Y. Corat. Ano po? Mm-hmm. Magandang gabi po. May mga dokumento daw po ba kayo, Vice Gov, na pwede niyong ipakita kay Chairperson Pulido Tan? Oh, okay. I'm sorry. Ang gusto ko lang ipakausap po kay ano, kay Ma'am Pulido, na Grace lang po, paano Grace po lang nakarating yung 3.2 billion? I'm sorry 3.2 po? 3.2 billion. Paano kaya daw, I presume, mas kompleto po yung record niya. Mm-hmm. Kaya ang gusto kong hingin po sa inyo, Ma'am, yung pong kopya ng SARO, kopya ng NCA, kopya ng disbursements, kasi yung mga papeles po kasi, hindi naman kami nakatanggap niyan. Mm-hmm. Kasi yung hard po ng project, ng yung pong tinatawag na hard na napida po namin, mm-hmm, eh doon po napupunta sa DPWH, ano po. Mm-hmm. Kaya I presume, nagkaroon ho kayo ng audit. Mm-hmm. Tinotal nyo na ho lahat, kaya ang umabot ho ng 3.209 billion, ano po? Mm-hmm. Pwede ho ako makiusap na baka pwedeng mabigyan ako ng details, totaling, mm-hmm, pag sinuma total ninyo, it will be 3.2 billion. Opo. Ayan. Mm-hmm. Okay po. Siguro okay po, kasi ho, lahat po ng mambabatas ay sinulatan namin at humingi nga ho kami ng mga confirmation. Pero meron po sigurong mga hindi
baka hindi ho kayo nakatanggap dahil siguro nag-iba ho yung address ninyo. Opo. But in any event, I will ask our audit team to retrieve the documents pertinent to your allocation para ho naman in fairness, no, makita nyo rin po kung saan nanggaling yung aming kwenta na 3 plus billion. Opo, pero Congress, Vice Governor, yung 3 billion, are you categorically denying na na-allocate po yun sa inyo? Sabi nyo ho kanina sa 24 oras, it's just 70 million a year times 3. So, 210 million lang po ang na-allocate sa inyo. Tama po ba? 210 million po. Mm-hmm. Eh, okay. Sige, pagpaliban na ho natin yung 3 billion. Yung 210 million po, if you don't mind, Vice Gov, pwede nyo ho bang sabihin sa amin kung yun po ba ay na well spent in your behalf? Dahil hindi nyo naman nahahawakan yan, I suppose, no, na-allocate lang. Pwede ho bang sagutin nyo yun kung yun po ba ay nagamit? Kasi ang subject nga ho nitong COA audit report ngayon, eh marami daw pong hindi magandang nangyari tila dito sa mga pork barrel funds. Ang makakasagot po niyan, Ma'am Jessica. Jessica na lang si po. Ano na rin po, ang COA chairman po. Oho. Dahil, kasi I presume, tinotal nila yung ano ko, yung PDAP ko for 2007, 2008 at 2009. Uh-huh. At ang total daw is 3.2 billion. Mm-hmm. Pero sabi niyo 210 po, hindi ako, lang. Mm-hmm. Parang hindi. Opo, 210. Kaya ibig sabihin, sila din po may kopya. Dahil may access sila sa DPWH, sila na po ang makakapagsabi kung paano ko po ginasta. Opo. Yung sa aking PDAP na 210 million for 3 years, ano po? Opo, pero yung 210 po... Kasi alam po... naman po nila dahil galing po sa... Sorry po. Ano po yun? Vice Gov, pero yung 210 million po ba na na-allocate po sa inyo, ang tanong ko po ngayon, yun po ba ay napunta ho kaya talaga sa mga magagandang kamay, yung nakagawa po ng kabutihan para sa ating mga kababayan? Wala ho kayang peke o mga questionable ring NGO, katulad po nung na-discovery po ng COA? Wala po. Okay. Categorically, wala po. Opo. Kasi pinapipili naman kami dyan sa 40 million na hard project. Nagsasubmit po kami sa DBM, pipili lang kami ng isa sa tatlong mino, ano po. Mm-hmm. Gusto mo ba ng building? Gusto mo ba ng kalsada? Gusto ba ninyo ng tubig? Kaya, maalaan naman po nila yan sa audit kung nailagay ba namin sa tubig, nailagay ba namin po yan sa kalsada, nailagay ba sa mga building. Kaya I presume na maghihingi na lang po din ako kay Chairperson Pulido. Opo. Ng audit nila doon po sa aking 210 million for 3 years, which is 2007, 2008 at 2009 po. Opo. Chairperson? Yeah. Batay po sa aming audit, ito po ang mga nakita namin. Noong 2007 po, narilisan po ang inyo from your allocation, 3 billion and 34,500,000. Hard po ito. Napunta po ito sa DPWH, no? At for projects located nationwide. Opo. So that's where the 3 billion went, no? And then you got your PDAF, the soft, for the soft okay. project of 33 million. This is 2007. Nung 2008 po, 40 million ang nakuha by way of hard, yung VILP, and 35.6 dun sa soft portion, mm-hmm. no? Meron pa ho kayong mga na-releasean pa kayo from the financial assistance to LGUs. So, suma total po ng napunta po sa inyo, yung po yung 3.2. So, yung pinakamalaki po, yung 3 billion, no? Lumalabas. Meron po akong SARO number dito eh.
for the 3 billion, linista rin po namin. You may want to jot it down and perhaps you can check your files. A-07-09539. That is your SARO. Okay. For the 3 billion that was released to SARO the DPH. SARO po, 3 billion po. 3 billion po for that was released to the DPWH upon your request. And this is for projects located nationwide. Mm-hmm. Congress, Vice Governor, klaro, na, klaro po sa inyo, maski pa paano. Ma'am, hindi po. Mm-hmm. Bibigyan daw po kayo po, ng kopya, Vice Governor. Ma'am, sinasabi niya na, opo, I know that. Pero yung pong SARO na sinasabi niya na isang SARO number na ang laman po is 3 billion. Apo. 3 billion. Isang SARO number lang po yan, ma'am. Isang SARO number lang po. Okay. Okay. Ibig sabihin po, ako gusto kong isagutin kayo na yung pong, kung isang SARO lang po yan at ang laman is 3.3 billion ang laman, hindi po yan pork barrel ko. Kasi yung pork barrel ko, bakit hindi dapat lumampas ng 70 million? VILP po yon, yung various infrastructure. Including local projects. Opo, pero which is really a hindi component. Po siya pork barrel. Ang pork barrel kaya po no, kasi sabihin, yung sorry. pinag yung pork barrel po, ma'am, yun ang 70 million. Opo, ang pork barrel. Bakit po ako bibigyan ng DBM na isang SARO number na ang laman po is 3 billion. Mm-hmm. Na ang alam ko naman na hindi pwede yon dahil ang pork barrel namin is 70 million lang. Mm-hmm. Okay. Vice? Kaya ang suggestion ko po, yes po. Okay, Vice, pasensya na ho kayo, pero medyo limitado lang po yung oras natin. May plano po ba kayo na puntahan na lang po si Chairperson Pulido Tan to clarify all of these things? Yaman din lang po na you're in Makati now, ano ho? Although holiday po bukas, oo, ma'am. Nga, eh. Hanggang Lunes ho, holiday po kami sa Quezon City. Pero ibigay niyo po sa ganito akin. Ganito na lang po, ma'am. Aha. Kung makikiusap na ako sa inyo, kung pwede po, ma'am, total, baka pwede ma-ipax na lang sa akin niya kasi uwi po ako ng Dabao. Sige po, ibigay niyo po pati sa akin po yung fax details number. Ng 3 billion, ano po? Mm-hmm. Okay. Okay daw po, Vice Governor, if a fax number. Ibigay lang po yung fax number ninyo po. Apo. Kukunin po ng aming production na staff sa inyo ho, yung fax number po ninyo. Ibigay ko po kay Chairperson Pulido Tan para ma-fax na po sa inyo agad-agad dahil holiday po bukas. In the meantime, papasalamatan ko na ho kayo. Pasensya. Ma'am, last question po, ma'am. Okay, sige po. Mm-hmm. Last clarificatory question, ma'am. Mm-hmm. Sige po. Yun ho bang 3 billion ko, nakalagay ho ba dyan sa may SARO number? Nakalagay ho ba na pork barrel ko yan o PDAP of Congressman Manuel Zamora o wala? VILP po. Ito yung various infrastructure including local projects. Kasi po yung pork barrel na tinatawag po natin, okay, dalawa pong components nun. Yung hard at saka yung soft. Yung hard, yun po yung VILP opo portion. Yung soft, yun yung talagang PDAF proper, mm-hmm, no? So, pag pinagsuma po ninyo yung dalawang yon, ang allocation under the GAA is 70. 40 for hard and 30 for soft. Okay. Pero noong 2007 po, opo, lumabas po sa dokumento na ang VILP na na-release sa pangalan po ninyo ay 3 billion instead of dapat 40 million nga lang po, kaya nga ang finding namin excessive. Opo. Okay. Maraming salamat po, Vice Governor Y. Curat Zamora. Okay, samantala, last question ko na po, yes, Chairperson na Grace Pulido Tan. Oh, Grace na lang daw Grace po. Parang pag ganito po, no, to a layman like me,
ang laking pera ho nitong mga pinag-uusapan natin. Mahirap po ba talagang bansa ang Pilipinas? Gayong bilyon-bilyon po itong pinag-uusapan natin at pork barrel pa lang ho ito, eh napupunta na sa kanyo sa hindi magandang mga bagay na kukurakot. Eh meron pa ho tayong calamity funds na bilyon-bilyon din. Meron pang malampaya funds na bilyon-bilyon din. Meron mga special discretionary funds. So, mahirap po ba talagang bansa ang Pilipinas, ma'am? Alam mo, yan din ang isang realization ko nung ako'y naging pumasok sa COA, no, na wow, ang dami palang pera, no? But anyway, yung at saka ang actually more than the maraming pera, wow, ang daming magagamit, I mean magagawa nito para sa ikauunlad ng ating poorest of the poor, mm-hmm. no? At actually parang that's where we want to see them being used, and I think that's what every Filipino dreams of din naman or would aspire for naman, ano, na gamitin natin para iangat talaga yung antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. So paano kaya natin mas mahigpit na babantayan itong kaban ng bayan? Gayong ito mga kongresista at mga senador at kung sino-sino pa who are very highly placed in government, kung totoo po yung findings ninyo, eh nami-misuse yung kanilang pork barrel funds na nanggagaling sa taxes that people like me pay, at dapat napupunta dun sa mga bata na hindi makapag-aral, walang makain, kulang ang mga libro, teacher, etc. Pagbahani, wala tayong magawa, nababaha na lang tayo, parang tinanggap na lang natin na fact of life dahil walang pera para gumawa ng anti-flood projects. Paano po ba ito, Chairperson? Well, sabi nga nila, kumbaga sa bata, it takes a village to raise a child, mm-hmm. diba? Dito naman, it takes everyone to really make sure that the money of the people is well spent. Mm-hmm. Hindi sa COA lamang po yan. kasama din po dyan yung ahensya mismo, lalo na yung pinuno. The primary responsibility for the fiscal affairs of any agency rests on the head, no? Mm-hmm. Dapat kasama din. It has to be a shared vision and a concerted effort of everyone. Sabi ko nga yung COA post na kami eh. Kami na lang yung tumitingin ng ganyan. Mm-hmm. But from the very beginning, but most of all, no, I think na dapat talagang makialam ang bawat Pilipino. I think it's still the vigilance of the citizenry that at the end of the day will make sure that his money, his every peso, is well spent. Kaya kailangan po talagang, parang gusto ko lang sabihin na sana wag po nating iasa lahat sa gobyerno, no? Hawakan natin yung ating sariling kapalaran, kumbaga, opo, by really being vigilant about where we spend the money. So, I think the best thing to do is makialam. Alamin at makialam. Maraming salamat po, yeah. Chairperson Grace Pulido Tan ng Commission on Audit. Magandang gabi po sa inyo.